Welcome to my channel. So bago natin i-check ang makina ay ihahanda muna ang mga tools at ano pa mang safety equipments kung kailangan, no? At buksan ang driver seat. So ito na yung access natin sa makina. So ito ang pinaka basic na pag-diagnose sa isang makina bago man natin ipa-overhaul or ipa-scan yung sasakyan. Pero syempre, wag naman sana. So ito ay 3 cylinders. So every cylinder meron niyang fuel injector. So ito yun. Kaya tinatawag itong FI or fuel injected engine, dahil hindi na siya gumagamit ng carb or carburetor. So magkaibang setup na sila sa makina na merong carb at sa fuel injected. So ang ignition coil naman nito ay nasa ilalim. So kasama na dyan ang spark plug. So ang problema nito ay engine misfire or yung palyado ang makina. So ibig sabihin ay minsan matagal mag-start at pag nag-start ay iba yung tunog ng makina. So iba rin ang hatak or torque. So mahina ang makina, tapos delikado yan lalong-lalo na sa mga paangat na bahagi ng kalsada, no? At medyo parang amoy gasolina ang exhaust kasi merong isang block na hindi gumagana. So kung hindi man barado ang injector or hindi sira ang injector. So pag halimbawa yung spark plug yung may problema. So ang injectors ay nagbibigay ng gasolina. Tapos pag hindi siya, pag walang kuryente, so hindi siya masusunog. At ilalabas lang 'yan sa mga exhaust valves. So papunta sa exhaust pipes. So ganito, ganito ang ginagawa ko pag naka-under ng makina. So sa injector power socket ang tinatanggal ko. Dahil mas accessible siya kaysa sa ignition coil, dahil yung ignition coil, so meron pa siyang takip, no. So pwede rin niyo rin namang tanggalin lang yung takip niyan, tapos yung ignition coil yung tatanggalin niyo, no. Pero para sa akin ay kahit alin man diyan, kung saan kayo mas prefer or mas komportable, so yun na ang gagawin niyo. Tapos siyempre gamitan na lang natin ng senses, no, yung makina, kasi alam naman natin na medyo iba yung under niya, iba yung tunog niya. So halimbawa, pag ito ang problema, tapos tinanggal ko ang socket ng injector, so hindi na siya magre-react, kumbaga walang nabago sa under or tunog ng makina. So para malaman natin to, so let's turn on the engine. Na titingnan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng mga sinasabi ko. So ayan guys, naka-turn on na yung engine. So medyo iba yung tunog ng makina, no? So ang una kong tatanggalin ay yung sa cylinder block na number 3. So ito yon. Ayan, walang nabago. So walang reaction. So parang ito na yung suspetsa natin ngayon. Tapos sa number 2 naman. Ayan. So yun ang sinasabi kong reaction. Tapos sa number 3, ganun pa rin. So ang ibig sabihin nun is yung number 3 yung may problema. So ayan. So kahit tinanggal ko na yan, walang nagbago sa under ng makina. So
So ngayon ay i-turn off ko muna yung makina. Tapos ililipat natin ang ignition coil sa cylinder block number 2. So ito na yung part na ililipat natin ang ignition coil. So tatanggalin muna natin ang socket or yung power socket ng ignition coil or yung power connector. So dahan-dahan lang, no? Merong ano yan, naka-snap yan. So i-press nyo lang yung lock niya, tapos hihilain nyo lang. So ito yung sa number 3. So ilalagay natin to sa number 2. So kung gusto niyo lagyan ng markings yan, lagyan niyo na lang para hindi kayo malilito. Tapos ibabalik natin yung ignition coil number 2 dito sa number 3. So, dahan-dahan lang para hindi masira yung mga kable. So ayan na yan, no? Hindi muna natin i-fix yung bolt kasi itetest muna natin to ulit. Tapos same procedure, tatanggalin din natin ulit ang socket sa injector or dito sa ignition coil. Ayan, no? Okay siya. Yung number 3, okay. Number 2. Ayan. So, wala. Walang reaction. Ang ibig sabihin yan, ang problema ay sa mismong ignition coil. So, papalitan lang natin to ng bago. Tapos, iti-check natin lahat, no? Tatanggalin natin ang ignition coil. Parang ganyan. Sa socket. Parang ganyan. So ganun lang, pag may reaction siya, so ang ibig sabihin nun ay functional area na yan or yung block na yan. So okay yung mga injector niya, okay yung ignition coil, at okay yung spark plug. So hindi katulad yan sa cylinder block number 2 na parang wala siyang gamit or walang hindi siya nag-function, no? Kaya hindi nagre-react yung engine, so parang ano lang siya, parang wala lang. Di katulad yan sa number 3 na nilipat natin yung ignition coil, so naging okay na siya. So kaya ngayon ay bibili na lang ako ng ignition coil. So maghahanap ako ng supplier or nagbibenta, tapos papalitan na natin ng bago. At pwede rin namang bumili kayo sa mga surplus kasi makakamura ka pa, at dapat bumili kayo dun sa subok na nagbibenta ng mga surplus parts para iwas problema or iwas sakit ng ulo. So ayan guys, no, natapos na natin yung pagdadiagnose. So ganun lang yun, ganun lang yan. Basic lang. So para hindi kayo magkaroon pa ng problema sa inyong makina, ay mas mabuting bigyan nyo na agad ng solusyon. So since alam na natin na ignition coil ang problema, so next video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba magpalit ng bago. So iti-test natin kung magiging okay ba siya. So magiging normal na ba yung andar niya.
So ayan guys, no, kung bago pa lang kayo sa channel na ito ay huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking channel. At sa mga subscribers ko at mga supporters, maraming salamat sa palaging panonood ng aking mga video. And hanggang sa susunod ulit, at abangan nyo na lang yung mga bagong videos na i-upload ko. At hanggang sa muli at maraming salamat po.